Hello everyone and good evening. So, hello sa inyong lahat. Today is Friday, March 12 and weekend. So, pa-weekend na, no? Ayan. So, hello sa inyong lahat, no? Medyo interesting yung topic natin for today. But before that, syempre gusto ko munang batiin lahat ng mga nag-join in and yung mga nag-message na as early as 7 PM kanina. No, I can see here si James na good evening na. Kumusta kaya ang trading nyo ngayon? Ako -9% for change month to date. Yeah, medyo malalim yan ha. So okay, for Hermie naman, I would like to ask, JFC is moving on a sideways with a little price movement, but if you will notice on balance volume pagdating sa foreign buying, it's consistently increasing. Is it a good sign? Well, just to answer that quickly, Hermie, no? I'm not sure kung nandito ka. Pero just to answer that very, very quickly lang, foreign buying is a good, may maganda siyang effect dun sa stock. Okay? However, sa napansin ko sa ngayon, hindi na lang basta-basta foreign buying ang kailangan. It should be supported by the locals as well dahil nagkakaroon na tayo ng magandang volume sa mga locals. Okay? So, yun lang. Kailangan lang niya magkaroon pa ng additional vote of confidence, ika nga. Ayan. Okay, so, ayan. Hello sa inyong lahat. Si Jano, and dito na rin. Hello, good evening, and happy weekend to all of us. Yup. Good evening. Anong balita sa short selling ng PSE? Up until na wala pa. Which is unfortunate. Si Jet naman, yun, sakto, IMI agad. Ayaw nga, no? Napindot ko lang yan. Pero as usual, alam mo naman yung ano natin dito, yung pacing natin dito, we start with some very basic ones. And hello, good evening sa iyo, Gon. And si Pong, and dito rin. Vicente, hello. Dito bottomed out. Seems so. It appears na nag-bottom out na siya nun sa 9 pesos or 8.50, no? Pero sige, we'll try to dig deeper, no, kay Dito later on. Hello, Evan. Good evening sa iyo. Dorel, and dito rin. Good evening. What do you think about CLI later on? Sige, we'll try to check on CLI's chart, no? Carlo, who are the foreign buyers? Yung kay JFC ba kanina? Well, yun yung hindi natin alam, no? Kasi we can actually see that sa Investa or sa even sa mga brokers natin. No, but kung sino sila exactly, yun yung something na hindi natin alam. Sino ba? Si Nick, ayun, good evening din sa'yo, Nick. Richie, good evening. Tapos magbayad sa PNB, saan ipapadala yung resibo? Technically, Richie, wala, ano, hindi nakalagay na kailangan ipadala. But, ako, pinadala ko pa din. Okay? Pinadala ko siya kay, nasa na yun? DDMP_IPO@PNB.com.ph. Ayan. So, ano yun? DDMP _IPO at pnb.com.ph. So, ito yung email address nung sa PNB. Okay? Ayan. Ayan. So, hello sa inyong lahat. Good evening. Si Kamatis man, nandito rin. Board dot lang po ba talaga bigay ng call? Well, may mga nababasa ako. Umaabot sila ng mga, yung mga nabigyan niya ng mga around 6,000 shares, 8,000 shares. So, nagkataon nga. No? Vernon, converge na nga ba? We'll see. No? Kung matapos ang kanilang discussion. And Nani, Paul, hello sa inyong lahat. Roda, oh nga, hindi ka late ngayon. But thank you for tuning in. Lance, good evening sa'yo. Si John Luis, pa-discuss ng Dito and MM. We'll try to check on those later on. And so si Romel, hindi dito rin. RGM, Drew, Jingle, hello. Joeru, good evening sa'yo. Ayan. So, dumadami na tayo, no? Which is quite good. Hello sa inyong lahat, by the way. And, teka lang, post ko lang muna itong part na to. Ayan.
Sige. So, ganito gawin natin. Kasi ako excited na rin ako mag-start para makarami tayo today. So, ganito naman. Pa-quick check lang ako, guys, yung audio technicals. Technical check tayo ngayon. If okay ang lahat, pa-press naman ako ng number 2. I just wanted to double check na malinaw at maayos tayo. Para kung kinakailangan ko pang mag-adjust ng konti, malinaw ba maayos yung boses? I mean, malinaw naman yung dating sa inyo. And baka sobrang hina naman, di ba? So, ayan. Yun. Thank you so much for those responses. I do appreciate them. Ayan. So, sige. Let's try to start na, no? Kasi ako excited na rin talaga ako. Ayan. So, hello everyone and welcome dito sa Stock Kwentuhan. This is a regular show dito sa Stock Silog where we live stream both sa Facebook, YouTube, and yan lang actually. Facebook tsaka sa YouTube every MWF at around 8 p.m. So, we talk about special topics, Q&A, stock reviews, at kung ano-ano pang mga kalokohan. So, bago ka man dito or experienced a trader, you'll definitely learn something kahit pa paano, no? And syempre, remember ha, everything that we talk about here are not recommendations, but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so think before you click. Okay? And of course, if you find this type of sessions helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where we will be posting yung timestamp ng bawat topic questions and stock codes na mapag-uusapan natin today. Okay? Share the stream na rin guys para mas marami tayong matulungan sa siguro sa mga timelines niyo or even sa mga Facebook groups where you are belong as well. Yan, para at least mas marami tayong makakwentuhan dito. Alam niyo naman, hindi lang naman ako yung source ng news. I am also getting some sources sa inyo, di ba? Yung mga responses niyo, yung mga comments niyo, yon. Natututo rin ako. Yan. So I'd like to learn more specifically, no, sa akin personally. And also, when you subscribe and share those streams, this actually helps us continue to deliver the videos and content for free. Ayan. Okay, so having said all that, usually we start with our QOTD and that is what we are going to do today. For the QOTD, very simple lang naman kasi gusto kong makabalita rin sa inyo kung anong nangyayari. Okay, so ito lang ang ating QOTD for today. Kumusta ang weekend? Kumusta ang week ninyo? I know it has been a roller coaster ride this week. And kahit ako medyo na-stress din ako kahit paano doon sa mga kaganapan this week. So, ayan, gusto ko lang makibalita kumusta yung mga week yung buong week ninyo. May mga nag-cut loss ba? May mga nakabodega? Yan, gusto ko lang malaman. I hope you can participate. Type nyo lang QOTD, then your answer. Okay? Yan. So, ayun. Ito yung maging QOTD natin. And then, siguro for now, let's go ahead and check na muna. Actually, I was about to say na, sige. We can review the market, no? Teka ha. Ano ko lang to? Hindi pa naka-on yung ano ko eh. Yan. Okay. So, PSEI, at least medyo maganda ng, well, hindi naman ganun kagandahan, but we are up ng 9 points or 0.14%. So, medyo may kaliitan, ano? Ang top gainers natin today, mukhang pinaglaruan na naman si LRW kanina with about 4,000 trades or about 81 million. Na value. And then also we have seen itong si Dito, no? Which is, this is our most traded stock for today. Well, actually kapag may ganap dito kay Dito, talagang siya yung malakas humatak ng mga trades, di ba? And kanina nag-up ito ng around 8.38%. And with trades of about 27,000. So very, very, very active itong si Dito once again. As we close the weekend. Ayan. On the worst losers naman, wala lang masyado. No? Common lang sila. Siguro yung ma-highlight lang natin ito will be si Davin, which is quite unfortunate.
I was thinking na sabi ko baka ano na siya, for rebound na, no. Yun nga lang, dahil nakakita pa tayo ng mga red candles sa kanya, it's still on the fence, to be honest, at least for me, ah. Kasi alam niyo naman, pagka yung isang stock is nagbe-bearish na yung sentiment sa kanya, mahihirapan niya makaangat. And usually kapag bumiberde yung candlestick na ito, short-lived lang. So saglitan lang yon. And then, wala na. Another red na naman the next day. Ganun yung madalas na nangyari sa mga bearish na stocks eh. So, kaya yon, ingat lang whenever you're playing, yung mga, especially, I know usong-uso ngayong week na to ang bottom fishing. Sobrang uso siya ngayon. So, ingat lang dahil remember, hindi natin alam kung nasaan yung bottom. Pwedeng akala natin naka-bottom na. For example, si Dito, baka akala natin totally nag-bottom out na siya. Yung pala, dead cut bounce lang. Tapos, biglang next week, bubuhusan ulit. So, that is something we don't know yet. Kaya, doble ingat lang. Yun lang yung aking mapapayo. Okay? Now, let's try to talk about the weekend. So, week-long recap tayo, guys. No, unahin ko lang muna yung ating top gainers and losers for this week. So, ito. Naka-Excel pa. Kagagawa ko lang yan kanina. Kaya nasa raw format pa siya. And if you have questions on this, let me know. Ayan. So, top gainer natin for the week, we have Land of about 28%. And then the rest, medyo hindi na masyadong kilala. No? Like, si Del Monte, up yung kanilang dollar denomination. Which is good, pero very basic lang siya. LRW, we are seeing some activity as well. Up siya ng 6% this week. Nickel, ayan. So, at least nakabango, no? We know, isa si Nickel sa mga nabentahan din this week. Ano pa ba? Si Web, which we have a news nung nakaraan. Pero I'll discuss that on more details later on. And then ito, on the top losers. We can see here, itong si Davin, as mentioned, down siya ng 28%. Dito is also down by 25%. For the week ito, ah, by the way. Ah. So, ang pinagunan ko ng numbers dito is closing ng last Friday, closing price ng last Friday, at saka yung closing price this Friday, yung kanina. Okay? So, ayan. Para lang at least you're aware kung saan nakukuha yung percent change na to on a weekly basis. Yan. And then the rest, ayun, si Apollo, no? Although kanina, tama ba? If I'm not mistaken, medyo maganda yung galawan niya kanina. Ah, kanina, kahapon yata. No? IMI, down din. MRC, load. Okay. So, kung mapapansin natin dito, no? Itong mga, yeah. Itong 15, ano na to, na stocks na to, these are yung mga nagliliparan ng mga nakaraan, yung may magandang activity, diba, in the past few weeks. And yet, this week, nakita natin, nasa top losers sila. No? So, ayun lang. Not so good. Yeah. On the PSEI naman, normal lang sila. So, range of about +3 to -7% na change on the index. Yun nga lang, wala masyadong gumagalaw sa mga to. And to be honest, hindi ko na sila napapansin sa ngayon. Kasi sobrang lakas ng sentiment over doon sa mga usong stock these days, no? And yung index hindi masyado napapansin. Ang nakikita ko lang sa kanila is that yung mga instis na lang halos ang nagpapagalaw sa kanila with a really good volume pa rin, no? So, ayun. Okay, now let me try to give some, let's go on some news naman na medyo na-highlight this week. Okay, para makita lang natin kung quick recap, ano yung mga nangyari this week and kung ano yung mga sentiments ninyo about doon. Sabi ko nga kanina, di ba, this week is quite a roller coaster ride for all of us. Even ako, nahirapan din ako na makahinga ng maayos. Because as we all know, we started with a Bloody Monday. And so, entire bloodbath on a lot of our stocks nung Monday. PSEI was down of about 1.8%, if I'm not mistaken, nung araw na yon.
we have seen heavy downpour ng trades on popular stocks, like for example kay Dito, kay MM, PA, APL, ASEAN, BSE, PHI, Davin, almost everyone or all of those that I have mentioned have crushed on a heavy, heavy volume. Okay, now as we have discussed on Monday, ang nakikita nating main reason dito is of course the COVID-19 cases na umaangat, di ba? And ayun, nagkataon pa na that day, that was March 8, di ba? Yeah, it was March 8, and as we know, it is the launch ng commercial launch ng Dito. So naging ano siya, instead of having a positive sentiment, wala, naging sell on news yung nangyari sa kanya. Ayan. Okay, also ito nung Monday din to, no, so PhilWeb, actually Tuesday. So PhilWeb suspended after it discloses yung massive 730 million eBingo acquisition. Okay? Medyo natatawa ako dito sa news na to, no? Kasi parang baka dahil matagal na akong nakatira sa city kaya hindi ko masyadong ramdam. I'd like to know your thoughts, no? Kasi parang napaisip lang ako nung una ko siyang nabasa. Sabi kong ganun. Of all the potential gaming na of all the potential games na pwedeng i-acquire ng PhilWeb, why eBingo? I mean, sino sa inyo naglalaro pa ng bingo? Meron pa ba? No, yun lang, parang napaisip lang ako, no. So with this one, they tried to acquire about 16 eBingo outlets and dalawang eBingo machine suppliers for a massive 730 million. And ayun nga, nagkaroon ng suspension for the time being para lang ma-digest ng market yung nangyari sa kanya. But eventually, nag-resume din naman yung trading ni PhilWeb. Nung una ko siyang nabasa, I was thinking, sabi ko, baka maganda yung galawan nito on the next day, which is Tuesday. Yun nga lang, dahil dun sa suspension, parang nagkaroon ng pause, no? Nahinto ng konti yung momentum. Although nag-up naman siya eventually, pero hindi ganun kalakihan. Ayan. So, as I can see here, buti pa nga to si James. So, naglalaro pa pala siya ng bingo. pero sa Facebook games nga lang. Ayan. So, I don't know. Baka ang target market naman nito is mga provincial areas. I don't know. Who knows? Ayan. Yun, sabi ni Christian, nag-comment din siya, not sure po kung may effect din yung unemployment rate natin, but which is expected since consumer-driven tayo, baka po na naisama siya. Christian, if you can source me, kasi to be honest, ngayon ko lang nalaman yung about sa employment rate, kung nagbigay na ba sila ng information about dyan, how much yung, or ilang percent ang employment rate natin today? Is that for 2020 or for the month of February? Ayan. Si George naman who was saying isabong na nga ang demand ngayon. Actually, oo. Yung mga ads ng isabong, hindi ko alam kung ano nangyari. I am 100% sure hindi ako nag-click ng any isabong na article sa Facebook. And yet, ewan ko, for some reason sa timeline ko, puro yung mga isabong ako nakikita. And even doon sa mga stock related groups, yung mga ginagamit nilang caption and mga pictures galing sa isabong. So, sago, okay. Mukhang bullish ang isabong ngayon. sabi ni Daryl naman sa mga highly depressed area, uso ang isabong. Yeah. Ayan. Okay. Now, what else? Ayun. So, this is Wednesday naman, no, wherein Dito plunged about 25% once again. So, sobrang heavy nung pagbaba nung presyo ni Dito, di ba? From 9, umabot na, from magkano ba 11 something to, tas naging 9 nung Wednesday. This was Wednesday kasi alam, if I remembered correctly, ito yung mga pinag-usapan natin, no? Actually, hindi lang naman si Dito yung down sobra nung araw na yon. Even si PA, SquidPay, down around 18%. BSE was also down about 15%.
si yung pinsan ni dito, which is si Chelsea, also down 11%. Okay, now I have seen some reports na nung yung Wednesday edition, tama, Wednesday edition talaga, no, Wednesday edition ng sellout is because they are trying to free up some cash for, alam naman natin, DDMP REITs, no? So I'm not really sure if that is, if true and correct, kasi parang napaisip lang ako of about 25%, 18, 15, 11% ibebenta mo yung hawak mong stock just to go to REIT. Either panic selling lang talaga nangyari ng Wednesday or sobrang bullish nila kay REIT, no? So I really don't know. Hindi ko alam. Yun lang yung mga rumors or at least yung mga nababasa ko, no, sa social media. Pero ay sige, mamaya I'll talk about REITs, DDMP REIT in particular. Okay? Ayan. So ayan, this is Wednesday, no, where nakita natin nag-plunge ulit yung mga stocks. Ayan. Also, ayan, ito another news, which is KA Sen, as we have seen, nagkaroon to ng 1-hour trading halt nung araw na yon, no, because of this private placement. Okay. Now, here's the thing with ASEN, especially dun sa mga may hawak ng ASEN, tumututo kay ASEN and yung mga naglo-long term, yung mga planong hawakan si ASEN for the long term. Okay? Now, just wanted to review this one with you, no? Nagkaroon na siya ng classic, yung tinatawag natin na 1-2-3 combo. Okay? Ano yung 1-2-3 combo na yon? Di ba, if we recall, noong, kailan ba yun? February, we have the last year, we have the SRO ni ASEN, tapos nagkaroon pa ng follow-on offering, tapos ngayon private placement naman. Itong private placement na to, this is with through its subsidiary yung Aran, wherein 4 million newly issued common shares ng ASEN at 2.97 per share. Okay, so medyo yung 1-2-3 combo na yung kasi it's a series of dilution on the price, eh. I mean on the value of the stock, no? So, and ang medyo worrisome actually nung mga panahon na yon is that despite those dilution na tawag ito, na potential effect, binibili pa rin itong si ASEN. That's why umakyat ito magkano ba yun? Umabot siya ng, nasa na yung ano ko? Ay, sorry. Sana yan? Saan nga umabot si ASEN nun? Ayun, eto. So, from around the 4 pesos last year, yan, umabot pa siya ng up to 9.42 hanggang sa medyo nag-subside na siya ng konti. Ano. So, ayun, yun yung nangyari kay ASEN. Ayan. Tapos, teka ha. Ayan, okay. So, that's for ASEN. Ayan. And then, bilisan na lang natin. Ayan. Also, this week started na yung DDMP offer period. As we know, DDMP REIT price is offering at around 2.25 per share. And the offer period began noong Wednesday, March 10 and hanggang March 16. Ayan. So ito, dun sa mga nanonood ngayon, I'd like to know, saan kayo bumili ng IPO? Or ganito, una, bumili ba kayo ng REIT? Nag-subscribe ba kayo dun sa REIT? And pangalawa, saan kayo nag-subscribe? Sa broker or sa PSE Easy? I'm interested to know. Okay? Kasi ako, I subscribe sa PSE Easy. No? And I also try to subscribe sa mga brokers na meron ako. Unfortunately, walang nagbigay sa akin. So, I applied doon sa FMS, sa call, sa PhilStocks. Ayun, walang nagbigay sa akin ng offer. Ng shares. Which is, sabi ko, sobrang malas ko naman at tatlo sa mga inanuhan ko, walang nagbigay sa akin. Ay, nako. Kainis. Ayan. So, yeah, marami rito. Si AJ, PSE Easy, Richie,
same thing. Si Albert, ayun. BDO kay Margarita. Okay. So kay AJ, PSEC, tsaka broker. Si James nag ano din sa FMS. Sino ba? Jano, parehas by percentage sa broker. Yep, totoo. Well, to begin with, si DDMPR kasi is already oversubscribed, no? As mentioned nung underwriter nila even before the offer period began, no? And then nung Wednesday, at the start of the offer period, ayun na, nagkukumahog na. Up to a point na, if I'm not mistaken, may mga nag-PM sa akin kanina and may mga friends din ako na nag-attempt mag-subscribe to DDMPR. Sa PSE Easy, payment is via call. Tapos, di ba, dun sa mga, ano kanina, may lumabas na news wherein nagkaroon yata ng issue between sa connection ni call at saka ng PSE Easy wherein yung mga nag-fund using call eh nagkaroon ng problema. Hindi nag-a-appear yung ang tawag doon, parang yung funding notification. Kaya medyo ayun. I'm not sure kung resolve na yung case na yon, pero I think may oras pa naman kasi as we have seen here hanggang March 16 pa naman siya. Okay. Yun nga lang, on all the brokers, if I'm not mistaken, lahat nagsarado na as early as Wednesday pa lang. Dahil at that time, oversubscribed na sila. Okay. Kumusta yung mga brokers ninyo, guys? May alam ba kayo na broker right now na hanggang ngayon accepting pa rin ng reservation? For the broker allocation? Meron pa ba? Parang wala na yata eh. Ba. Now, pagdating naman sa PSE Easy, ang ano nito is usually pinapatapos nila 'yon, ang offer period before magbibigay ng info kung about sa allocation. And most likely we will know more kapag natapos na siya by Tuesday, siguro give or take 1 to 2 more days. So either Wednesday or Thursday next week doon natin malalaman kung meron tayong na approved na allocation. Ayan. Okay, so ayan, for Ian rin nga, yung sa PSEC niya kinalta sa call BPF. Oo, kapag kasi ganito, no, pag sa PSE Easy kasi, kailangan bayaran muna yon. So regardless kung saan nyo siya ikukunin yung fund, pwedeng sa broker, kunwari kay call, or even sa banko, so sa PNB. So kailangan bayaran muna yon. Okay, pag hindi nyo binayaran, hindi kayo makakasama doon sa pwedeng mabigyan ng allocation. Okay? And at the same time, kapag naman natapos na yung period, tapos in case oversubscribe pa rin talaga, then sa PSEC, then baka there's a good chance na hindi mabigyan and then ibabalik yung funding na pinasok ninyo doon. Okay? So, ayun. Kay DDMP REIT kasi sa ngayon, if I'm not mistaken, yung PSE Easy nila na ano na route, it's a first come first serve basis. Okay? So siguro yung mga naka-subscribe and nakapag-fund anong Wednesday and Thursday, there's a good chance na kung hindi pa nauubusan ng ano ng oversubscription shares, good chance mabigyan. Yung nasa today at saka yung next week, baka mahirapan. Okay? Again, I'm just basing that doon sa nakikita kong oversubscription na nangyayari. It doesn't mean na hindi kayo mabibigyan or something. Kasi, as we know, hindi naman natin alam kung magkano na ang natitira. Or kung magkano na lang ang natitira. Okay? So, but still, if you wanted to get your hands on Double Dragon REIT, then I highly suggest if you can fund it right away para at least mabigyan kayo ng chance, di ba? Mabigyan tayo ng chance lahat na makakuha. Who knows, di ba? Baka naman kaya pang ibigay. Di ba? So, ayun lang. May mga tanong yata dito. Sabi ni Chin Chin, malalaman ba agad if my allocation sa PSEZ? Ayun, hindi pa.
most likely tatapusin ang offer period. Okay. May question dito si Jomar. Ano yung backdoor listing ni Davin? Good po ba ito or what? Ah, okay. Ito yung sa backdoor listing ni ano, no? Ni Costco, Lusoko. Kasi they are now trying to consolidate yung kanilang liquor business into Davin. Ayan. So, on the catalyst-wise, I mean, fundamental-wise, it is a good news. I really have no clue kung bakit siya binentahan. I mean, binentahan ng market, kaya bumaba yung presyo. Ayun, sabi ni Regine, resolved na yata since na-debit na sa call yung BP ko. Okay, that's good. That's good to hear, no? Ayan. Tapos, sabi ni Kamatis Man, question, nabawas na sa BP ko sa call, pero sa PSE Easy website, di pa nagre-reflect yung allocation shares. Okay lang ba yun? Yes. Yes, that's totally normal. Even ako, di ba nga, when I posted it, sabi ko, ang nagbayad ako sa, ano, PNB ako. So, diretso yon, diretso sa kanila. And yet, wala pa din. So, most likely, baka end of the offer period or after the offer period, natin malalaman kung ano yung mangyayari. Okay, so yan, siguro enough muna of the DDMPR, ano pa ba yung mga nandito? Some other news that we have seen, ayun, eto kanina. Baka, awan ko kung, this might not be a big deal sa karamihan sa atin, pero this is big deal para doon sa mga, kung merong kayong exposure sa global market, you'll see the benefit of this, no? So, kanina na-report, kanina ba kahapon? Kagabi yata, kahapon. So PSE proposes allowing private companies to IPO preferred shares first. Okay? Kasi ever since, well at least even hanggang ngayon, hindi ka pwedeng magpasok ng preferred shares sa market until hindi nag-IPO yung mother company. Okay? So with this one, kasi the big deal about here is that for preferred shares, kasi mas madali siyang ipasok, mas maliit lang yung ano niyan. Mas maliit yung ang tawag ito, yung mga requirements mas madali as opposed to yung mother company yung papasok. Okay? And actually matagal na ito, other markets have this already in place. So si PSE lang talaga yung medyo PSE and SEC, medyo may kabagalan no in terms of pushing through some mga features or mga innovative ideas and features sa PSE. In my opinion, masyado silang conservative, no? Masyadong alam mo yun, yung medyo takot pa na mag-explore sa mga mas high-tech na mga bagay-bagay. 'Di ba? Case in point, REITs. For some of you, did you know na ang REIT ay naisabatas na way back 2009? And yet, ang first ever REIT natin na nag-start sa PSE was a REIT. Kailan lang siya? Last year. June-July yata, di ba? So imagine, almost 10 years na natutulog yung bill na yon, approved bill na yon sa SEC. And 10 years after, saka pa lang nagkaroon ng first ever. Okay? Ano pa? Another one is yung na-mention kanina, shorting. Okay? 'Di ba? Oh, with shorting ang tagal na noon. Ang tagal ng news. If I recall it correctly, 2019 nailabas na yung news na yun na sabi, magkakaroon na tayo ng shorting sa PSE. Antay na lang with IRR, implementing rules and regulation para maisagawa natin siya. Tapos 2020, guys, almost na tayo sa IRR. We think na mailalabas natin siya by ganyan-ganyan. And then wala pa rin. Although there's a pandemic nga naman talaga last year, but still, no? Even if walang pandemic, baka tingin ko hindi pa rin na-aprobahan niya or hindi pa rin na-implement. No? And then today, yan, it's already 2021 and yet wala pa rin yung shorting. So that's why nasabi ko na masyadong conservative ang SEC, no? In terms of pushing through mga innovations. Excuse me, na pwede sana nating magawa, no? There could have been a lot of opportunities for us para kumita sa market and yet medyo mabagal.
So, ayun, but hopefully this one pushes through. Although nasa early stage pa lang naman siya, it's just a proposal as of now. So, ayan. Okay. Next, meron pa ba ako? Wait lang ah. Ayun. I think this is the last one na news ko for this whole week. Ayan. Okay. So, after that, let's go back. Teka ha. Nasaan na yun? May comment ba or may mga questions ba sa ano? Na baka pwede kong sagutin. Si Vicente, mag-aantay na lang daw siya ng sa IPO pag bumaba yung DDMP. Mm-hmm. Yeah, pwede rin yun. Pwede rin naman sa listing date, okay lang din yun. No. Yun nga lang kasi pagdating sa listing date, yun na, magkakatalo na kung ano yung magiging trading price niya. Kasi syempre, subject na siya for buyers and sellers na galawan. Ayan. Sabi ni James, is March the new ghost month? I'm not sure. It's ghost month kasi is something very grand eh pagdating sa mga ibang kababayan natin, no? So I'm not sure if it is. Although I know what you mean kasi last year, di ba, bagsak din yung market natin nung March. Well, that's because of pandemic naman. And then ngayon, hindi pa naman tapos yung March. Who knows, di ba? Malay natin. Ayan. Jesse, what's your take about Nissan Monday? IPO, highest IPO, pero small part of the fund will go to debts. I'm not really a big fan of those nag-IPO na mapupunta lang sa debt. No? But again, hindi ko pa kasi nababasa fully yung prospectus nila. No? I know you're concerned about debts. Rampant yan pagdating sa social media groups, no? But there, let's also take into consideration that there are good debts and there are bad debts, no? And malalaman lang natin if it's good or bad after we dive in doon sa prospectus. Okay? And to be honest, naman masyado pong maaga. Wala pa nga yung mga dates eh, di ba? So we'll get there when we get there na lang muna. Okay? But definitely, pag-uusapan natin yan once na mag-IPO. Katulad ng ginawa natin kay DDMP REIT. Diba? We have allocated one of our Stock 21 session entirely, almost 1 hour para pag-usapan yung IPO. So we will do that as well. Kapag ka nakakuha na tayo ng maraming information about it. But for now, ano lang muna? Relax lang muna tayo. Marami pa tayong problema. Marami tayong problema ang pag-uusapan pa. Ayan. Si Alvin na debit na rin sa BP ko. Uy, that's good. Ayan. Ano pa ba? Justin, ilang beses, hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakikita. No? Kasi to be honest, ang makakaalam niyan, si ano, either ang mga brokers, well, sa mga brokers kasi, malalaman nila yan based doon sa number of allocations sa kanila. Diba? Pero ang ultimate ni mga kapagsabi if how many oversubscribe yung isang stock is si underwriter. Okay? Sabi ni Nell, upcoming IPO for next quarter, wala pa. Wala pa ako nababalitaan for next quarter. Although may mga nakasalang ha, there are actually apat pang REITs na papasok sa market. Yun nga lang, again, wala pang mga dates. Ang nakalagay lang for this year. Yan. Jerome, si Dito ba na ba ang new barometer ng mga speculative stocks? I can't say for a fact na si Dito. I don't think so. It's just so happen na malakas lang talaga yung volume kay Dito. No? And eto lang, I'd be honest with you. This is not the first stock na ganito ang demand. Yung nangyari kay Dito. This have happened before. Dun sa mga medyo matatagal na rito sa stocks, hindi ko lang maalala exactly kung anong year. Pero eto, magbibigay ako ng mga pangalan ng stocks and I know for sure you know what I mean. Okay? So at least at the top of my head, may tatlo kong alam. Number one,
DNL. Kung alam niyo yung ibig kong sabihin, comment niyo kung kailang year yon. Okay? DNL. Double Dragon. Tech. Alco and ISM. Ay, lima pala yung sinabi ko, no? Ayan. If you know what I mean, i-comment niyo kung anong year yon. Yun yung mga, ito yung mga classic na galawan before eh. No? So, ayun, DD is not the first one and it's not the grandest. Hindi siya, to be honest with you. May mga mas malulupit pang mga stocks before. It's just that syempre ngayon, kumbaga ano na lang yan. Panapanahon na lang. No? Nagkataon lang na dito is this year. Actually, last year and this year. Ayan. Yan. Ayun, so may mga nakikita na ako yan. Sina, ayun, si Ian, oh. 2012, yep. Yeah. Ayun. Ayun. Oo nga, JD, that's correct. Surpass, oo nga, no? Ba't nawala sa isip ko si Surpass? Ayan. Ang sarap lang alalahanin ng mga panahon na yun, eh, no? Kung gaano siya ka, ito yung mga stocks na sobrang hyped nung dati, no? Kung ano yung napapansin niyo kay Dito, ganun din siya. Ang difference lang, to be honest, is that mas maingay ngayon si Dito. Why? Kasi way back 2012, 2014, 2016, social media is not that big, no? Dito pa lang, doon pa lang sisimula yung mga Facebook groups. Okay? Wala pa yung mga Facebook groups ng mga bago ngayon. Kasi ngayon diba, napapansin natin, even, specific na. Mga, for example, mga Dito specific na group chats, Dito specific na page, na groups, pa, ASEN, MM, diba? Dati wala. As in, purely, puro talaga siya, groups na panglahatan. Iilan lang, yung mga patok nung mga araw na yun. So, those were the good days. Siyempre nung mga araw na yun, hindi ganun laging basag ang mga nangahype nung araw na yun. Kasi yung mga medyo veterano sa market, sila yung malalakas mambasag nung mga nangahype. Ngayon, wala na eh. I think now overpower na sila ng mga nangahype eh. Which is quite sad, to be honest. No? So, ayan. Okay, so ayun lang. Just wanted to share those informations with you para at least may idea kayo. Yan. Okay, so let's move on. Let's go back sa ating question of the day. Gusto ko malaman kung kumusta ang weekend ninyo. Okay, so again, our question of the day, how did your week ended stock-wise? Okay, up ba kayo ngayon? Down? Nakabili kayo at the bottom. I'm interested. I'm very interested to know kung ano nangyari. Ayan. So, sige. While doing that, let me check on our comment section. Scroll up lang ako. Tingnan ko kung sino-sino yung mga nag-respond dito. Aha. Ayan. Nasaan yung QOTD? We started around 8:05 eh, diba? Ayan. Sabi ni Albert Pasqua, Bloody Week. Mm-hmm. Si Phil naman, lagapak, pero umaho na din kahit o paano. Well, that's good. Kahit o paano, no, nakabawi na si Phil. Kay Michael naman, super okay dahil kay Pa at APL. That's interesting. Yeah. Si Ian, not affected, all cash, waiting for DDMPR. Ah, okay. That's good, no? Yan ang maganda. Kapag all cash ka, di ba? Wala kang masyadong stress. Worry less, kumbaga. Yan. Si James naman, nawipso na dahil puro cut loss. Yeah. Later on, I'll share naman yung week ko. No? For RGM, nakahold pa rin kay Pat EPL. Kahit di umangat sa end of day. Yeah. Red Tide of the Month ko for Evan, for Archie, nakaposition na at
and being patient na lang. Okay, that's good, no? So mukhang naka-position si Archie this week, which means sort of nakabili siya at the bottom. That's nice, no? Yan. Yun din yung mahalaga, no? Na kailangan meron tayong buying power na available para in case na nagkaroon ng sell down doon sa stock na hawak natin and pang long term natin ito, we can buy, parang we can average down. Ika nga. For Vicente, nakapasok ulit dito, ulit kay dito, tama ba? Tapos nagpapataas ng MM dahil ipit ng malalim at nag-aantay ng X date for MPI at TEL. Ah, okay. Yeah. So, okay, that's nice, no? At least kahit pa paano for Vicente, talagang sa dividend siya bumabawi. That's good. That's good. O nga, no? Hindi ko na nabibisita actually yung dividend part ko kung magkano na kaya yun. Hindi ko na alam. hindi ko kasi ino-open madalas yung dividend part ko kasi ayokong mag-worry. Kasi alam nyo, kapag nakikita mo kasi yung hawak mong port, especially if you are reviewing your portfolio on a daily basis, nakakapraning minsan eh, di ba? So, I decided for myself na sabi ko, hindi ko i-open yung yung dividend part ko. Pero continue siya ha, kasi I'm still piling up additional shares doon. Nasa call kasi siya, so if you know yung EIP, electronic, ano ba tawag doon? Basta EIP. Yung automatic siyang bibili ng stock every month or every certain period. Sign kasi every month siya. No? So, ang ginagawa ko lang, in-enroll ko na rin yung BPI ko para mag-auto auto-transfer kay call. Yan. Tapos, kay call naman, may auto-buy naman ako dun sa mga dividend stocks ko. Kaya, almost, yeah, halos automated siya. No? Para at least nakapag-focus ako doon sa trading account ko or sa trading portfolio ko. Ano pa ba? So, ito, sabi ni Regine, newbie, so wala muna ako ginawa just to be safer. Nag-observe na lang muna din, hoping na mag-up si market soon. Thank you sa Katmasari and happy Friday, everyone. Ayun. Actually, maganda yung ginagawa ni Regine dito, no? So, more on napapansin or na nakikita ko more on a conservative type na waiting lang muna, hindi agad nagjo-jump in doon sa mga na-hype ng mga stocks, which is good. Iwas FOMO na rin yon kahit paano, di ba? So ayun, good luck sa iyo, Regine. I hope na maging maganda yung maging portfolio mo soon. Ayan. Si Jano naman, dahil pang natutunan, yung emotion talaga ang need control. Kung may uptrend, may downtrend, vice versa. As mid to long investor, dead man na lang ang red port. Yeah, that's true. No. Very, very true. Kahit ako eh. Medyo nahihirap. Hindi, I'm saying na mahirap pa rin talagang kalaban ng emotion. No, especially kapag nakikita mo yung mga stocks na parang sayang, sana nakapasok ako at the bottom, mga ganun, di ba? Yun nga lang, as we know, hindi naman natin kayang i-predict talaga yung bottom. For Phil, from minus 40%, minus 26% na lang ngayong Friday sa dito. Okay, well at least, di ba, nakabawas. Yan. So hopefully, no, hopefully makabawi yung dito para at least makabreak even si Phil, ipagdasal natin siya, mga kapatid. Yan, okay. For Mavic naman, did some cut loss, pikit mata, hoping and praying at the same time na makabawi din. Mm-hmm. Yeah. Actually, totoo yun. Sa cut loss, pikit mata talaga siya kasi minsan, nun, alam yun, yung sinasabi, may nagsasabi sa'yo internally na, wag, baka lilipad na yan or makakabawi yan or rebound yan. But you know logically what to do. Diba? So pikit mata na lang. Okay, cut. Sorry. Ayan. I feel you. Si Michael naman nag-accumulate na lahat pa at 195 and the APR at 1680. Uy, nice. Good prices. Congrats. And again, whenever you enter a position on any stock, make sure you have your trading plan.
Okay? You must have your cut loss and your target prices. Okay? Kailangan bumawi sa talo. Mm-hmm. Okay lang yung ganun na bumawi sa talo. Just make sure you're not doing revenge trades. Okay? Kasi revenge trades are essentially caused by having too much emotion and sasabihin ko sana loyalty eh, pero minsan hindi loyalty eh. Ego eh. Diba? Ayan. Okay. Teka ha, let me go back down. Meron pa mga nag-comment dito about sa mga QOTDs nila. For Rob, nanonood lang ng chaos ng stock market. Walang ginagawa, nakikichismis lang at nakatutok sa charts kahit walang plano na mag-buy and sell. Ayun lang. Ito at tip ko sa mga newbie na gustong mag-try ng trading. Okay. I know marami sa atin na natatakot because baka maubos yung pera or mabawasan yung pera. So, ang tendency, we go sa mga stock groups and we ask, okay ba yung ganito? Plano kong bumili sa ganito? Okay ba siya? Buy na ba? Hold na ba? Sell na ba? Okay? Be very, very cautious sa mga ganong klase ng questions. Okay? If you feel like having to do that, to ask that question, pause yourself. Kung may goma ka, pitikin mo yung sarili mo. Okay? Because those, pagka natitempt kang magtanong ng ganon, remember, that means you are either impatient or hindi mo talaga alam yung ginagawa mo. And you're now just trying to ano yun, tawag ito, chase the hype, ang mangyayari sa'yo doon. Okay? Now, what do I advise? Simple lang. Pick up a stock, kahit anong stock, buy it. Okay? And then, practice cutting losses, taking profit at target points. Yun lang. Okay? Kasi as newbies, madalas mali ang focus. Kasi ang naging focus, paano ko kumita. And then, you start, alam mo yun, yung mga ganong question na sinabi ko kanina. But instead, ang focus dapat dito is how to learn how to trade. Or learn how to trade. Yun dapat yung focus. And hindi mo siya matututunan kung hindi ka bibili, kung hindi ka magde-trade. You have to. Kailangan mong bumili. I-apply mo na lang yung risk management, you're good to go. May matatalo at matatalo ka, hindi mo mawawala yun. But again, that's part of the game kasi. Diba? Ayan. So yun lang, quick tip lang. Si JD, TVGA, tsaka dito tandem kanina. Oy, nice. Good. For Karen, any input kung paano lalaroin ng mga bounce play ipit kay FNI at dito? Teka ha. Alam ko may cheat sheet ako dun eh. Saan ko siya? Sige, mag-run lang ako ng search dito sa ano ko ha. Kasi alam ko may cheat sheet talaga ako eh. To run it sa background. May cheat sheet ako doon. But to answer that question, Karen, no, paano tamang laruin ang bounce play? On the bounce kasi, ako ang ginagawa ko lang madalas dyan is, as I have mentioned, I look for the pullback always. No? So, kaya ko ba mag-doodle dito? Yan. So, an example is, so ito yung support mo, for example, no? So, the stock price is going down. Lumalapit na siya sa support mo. Yan. I'm not buying here. Saan ako bibili? Dito. I wait for that bounce, and then I wait for the pullback. Etong spot na to, dyan ako bibili. Okay? Why? Number one is, I have to identify first if yung support nag-hold. And the only way that
I can see that is, number one, may bounce. And number two is, kung kaya bang i-sustain nun at after that bounce. No? So, at that pullback. Yun yung sinasabi ko lagi. This is similar sa trading mga breakout plays. Sa breakout plays, ganun din, no? So, breakout, I'm not buying here. I buy dito. At the pullback lagi ako. Okay? As long as mag-hold yung support, doon ako bibili. Okay? And then, at the same time, if bumili ako at that bounce or at that pullback, sorry, I make sure na yung support, gagawin ko na siyang cut loss point. Ibig sabihin naman, bumili ako dito, di ba? Eh, what if biglang nag-shoot down? Then, I have a trigger na pag nag-shoot down ito, I'll sell. That way, I can protect yung capital ko. Yes, may loss, pero again, hindi mo maiwasan yun. So, ayun. Ganun lang. And then, at the pullback kasi madalas dyan, pwede pa yung rumibon pataas. So, di ba? Ang market movement naman natin usually pag ganun. Especially sa mga uptrend. So, might as well, doon ako bibili. Doon sa mga pullbacks. Ayan. So, yan lang. Very quickly. Hindi, ang tagal naman nung search ko. Walang lumalabas. Anyways, ayan. Ano pa ba? Teka ha. Marami kong nasiskip. Pasensya na guys ha. Kasi masyadong madami din yung mga comments. Which I like. Thank you. Thank you for the comments. No? Ayan. For Drexel naman, napaka-cut loss early this week. Then nag-try mag-day trade for small gains. 1-4% gains. Yeah, that's totally fine. No. For day traders, yun yung talagang ano no, kailangan ito ah, for day traders, usually dapat maka pick up ka ng mga around 6% na gain no. Kasi at 6% gain, ang total gain mo lang noon papalo lang siya ng mga around 3-4% because of the fees. Okay? Ayan. Ano pa ba? Ah, okay. So, nakaposition na kasi si Rab and Node na lang muna. That's good. So, congrats. No, Node na lang. Sabi ni Rosin, ito additional na ano. Focus on how to trade better, not how to make money. Money will follow. Exactly. Exactly. Ito yung sinasabi ko kanina na don't try to chase profit, no? Pwede kang kumita, oo, pero alam mo yon, ano lang yon, chamba. And we know chamba, hindi yan sustainable. What's sustainable is yung maturity mo sa market. Ayan. Ayun, sabi rin ni Harley, prioritize learning first. Earning will just be a product of the process, exactly. Ayan. For Vernon, yes, involved kasi emotion kapag may pera na compared sa paper trading. Yep. That is also the reason why I'm not really a big fan of paper trading or yung mga virtual trading. No. Don't get me wrong, I still use that. Pero that is for me to, ano lang, to test my theory. No. So, I go to doon muna, test my theory kung okay siya. At the same time, after nun, I still test it with money involved. Kasi, again, iba yung level of sabi nga ni Vernon, kaba, kapag kami pera ng involved. No? Marami ako nababasa sa Facebook groups na parang, ang pinapakita nila is yung mga ports nila ng virtual. No? Tapos, later on, makikita mo, same person, nagtatanong bakit, anong gagawin ko sa port ko ngayon, bakit down na ako ng sobra. Will I sell? Will I hold? So parang wala. Nag-cycle in ka lang doon sa ano na yun. Diba? So might as well add money involved. Doon mo talaga siya doon mo ma-realize and doon ka matututo. No? Because you have no risk. Sa paper trading, wala kang risk eh. Pwede yung oras lang. But it's not the same. Okay? So, yun. Siguro, it's already 8:59 now. Let me give you my thought, no? How did my weekend go? How did my weekend went? Okay. So, nung Monday, I was able to cut 3 of my stocks.
Pero yung cut naman na yon, puro take profit lang kasi mababa yung aking average price. Okay? Tuesday, wala akong trade. Wednesday, nag-cut ulit ako. So, yung sa Monday na tatlo, dalawa doon, nag-cut ulit ako sa kanila because of that. Wait lang, inom lang ako. Okay. Ayun. Pero at the same time, also on Wednesday, I entered one new. May bago akong pinasokan na isang stock. Tapos dalawa naman na nag-average up lang ako dahil bumaba yung presyo nila. Okay? Again, malalim yung, medyo may kalaliman yung presyo ko, no, yung average price ko. So, technically, even nung Wednesday, despite the fact na marami nagbabaan ng presyo, I'm still on the green dahil malalim yung average price ko. So, ayun. Total ko for the week, chinek ko siya kanina, I am down ng 2%. Minus 2% ako for the week. Ayan. So, ayun, medyo happy ako sa naging turnout kasi I know for some, umaabot ng mga double digits yung negatives nila. No? So, ako medyo sinuwerte ako dahil at least naka 2% down lang ako. No? And at the same time kasi, yung iba talagang medyo nasa cash position ako. No? Dahil I had to sell some about 1 to 2 weeks ago. Para nga makapag-add, para meron akong fund for ano, for DDMP, DDMPR. Ayan. So yeah, minus 2% this week is good, no? Dahil syempre alam mo naman 'yung nangyari sa market, di ba? So ayun, kaya medyo okay pa rin ako. Maswerte lang ako, no? And that's the reason why as much as I can, I try to share some of my best practices sa inyo so that you have some idea. Okay? Pero ito lang ah, I just wanted to set expectations. It's one thing na nakikinig kayo dito sa session natin or nakikinig kayo on sa mga session ng mga iba't iba pang mga Facebook pages and the YouTube channels. It's another thing if kayo mismo ang gagawa noon. Okay? So again, magkaiba ang theory. What matters is how you apply it. Okay? So, ayun. I hope may natutunan tayo kahit paano dun sa mga bagay-bagay. And especially this week, no? Sana may natutunan tayo regardless kung nakabili ka man sa baba or nag-cut loss ka man sa baba tapos biglang nag-rebound, which is I know masakit. Pero I hope na may natutunan tayo doon sa mga events na yun kahit paano. Okay? Kasi at the end of the day, lahat ng mga experience na-experience nyo this week, it will add up doon sa maturity ninyo pagdating sa stocks trading. Okay? So, ayun. Ganun lang. Talagang kailangan lang talaga natin ng ano, kumbaga added conviction. And conviction is not earned overnight. You need time. Okay? Ayan. Let me try to check here. Sabi ni Raymond, as much as possible, learn how to TA, detach your emotions, and stick to the plan. Yep, that's true. That is true. Although I know, ang pinaka-importa, ang pinaka-mahirap dito sa part na to is how you can remove the emotion. Kasi as I have mentioned before, no, emotions, you cannot remove emotions. Hindi yan mawawala. It's like, alam mo yun, never kang hindi magugutom. Magugutom at pagugutom ka. It's how you at least minimize yung emotion that matters. How you minimize, how you manage it. Okay? Ayan. Sabi ni Lloyd, ito natutunan daw niya, naging madasalin ako since Monday. Yeah. I get that. sabi ni Unknown, tama sir, tiwala sa natutunan mo, hindi sa sabi-sabi ng iba. Yes, that's very true. No? Kahit dito, especially yung mga medyo matatagal na nagjo-join in sa mga session natin dito, this is a tip, no, para sa mga bago pa lang dito. Kahit sinabi ko na, kahit na ako na yung nagsabi about something, for example,
kunwari, sinabi ko, because of what happened nung Wednesday, medyo negative ang sentiment kay Dito. Okay? When you hear that, don't take it as it is. What you have to do is take that into consideration, yung sinabi ko, and then look for other sources pa. Pwedeng on your own research, pwedeng on other YouTube channels, other Facebook groups, other Facebook pages, no? And then, i-combine mo siya. Tapos, yun yung gagawin mong pinaka-basis mo. Okay? That way, you can remove yung mga personal biases nung mga tao na yon. Like, for example, ako, I have biases. Di ba? Well, technically, lahat naman may bias eh. And having multiple sources can give you a better picture. Wag lang sobrang dami ha, guys, dahil baka ma-info overload naman kayo. Ayan. Okay, for Karen, gano'ng katagal at paano mo nasabi na confident ka na as a trader? As I've mentioned kanina, it takes time to be confident sa trading, no? Siguro in my case, eto ah, realistically, as I've mentioned before, I started my stock market journey as early as late 2009, early 2010. I started trading at around 2012. Naging confident lang ako sa mga trades ko 2016. At least yung natatandaan ko ha. Ayan, nagkaroon ako ng conviction noong 2016. So what happened between 2012 and 2016? I have lost close to 6 digits. That's what happened. And that made all the good things that I have right now. Kasi nakakabawi ako. Okay. Bakit ako nagkaroon ng mga malalakihang talo? Well, number one is of course FOMO. And number two, kasi again, ang target ko noon, profit. Hindi ako nag-focus doon sa how to be good or how to get better. Ayan. Okay, so ayan, siguro yun lang muna sa ngayon. It's already 9:07, no? Ayoko nang i-take up pa natin a lot of our time here. So, we will be moving on dun sa stock request natin. But, syempre, before we do that, I just wanted to verify kung okay ang lahat, no? Malinaw pa rin ba yung audio ko? And wala namang mga any technical issue? And kung gising pa, syempre. Okay. So, pa-press number 7 naman, guys, if okay pa ang lahat and kung gising pa tayo. Para at least makapag-move on na tayo on our next topic, which is sa stock requests. Ayan. Sige. Let me just try to wait. Ayun. Okay. So, meron ng mga number 7 dito. Thank you. Thank you for those responses, no? So, ayan, guys. So, let's go and start commenting your stock below para makapagsimula na tayo. And of course, syempre, ayan. So, please remember, everything we talk about here are not recommendations but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so think before you click. Okay, and syempre, if you think that this session is helpful, please follow our social media accounts. This actually, dito kasi sa social media, especially sa YouTube ha, doon ko kasi pinopost yung mga timestamp ng bawat topic, questions, tacos, mapag-uusapan natin today. So, at the end of this session, give me about 1 to 2 hours, no? Kasi kakain pa lang ako, and saka ko pa lang re-reviewin yung recording natin dito, tapos gagawin ko ng timestamp. Medyo mano-mano kasi yung paggawa ko ng timestamp eh. Siguro at least that it for a 2-hour session, it takes me around at least at the very least 30 minutes para gawin lahat 'yon kasi I review. So dina-download ko yung recording ko tapos nire-review ko 'yon tapos mano-mano ko kung nasaan yung saan yung stock review, ano yung question dito tapos ayun. Hanggang sa magkaroon tayo ng timestamp. Okay, so kaya medyo matagal, pagpasensyahan na.
Yan. And also, please share the stream na rin para mas marami tayong matulungan. Maybe on your Facebook walls or sa mga Facebook groups na you belong with. Yan. When you subscribe and share the stream, this actually helps us continue to deliver the videos and contents for free. Ayan. Okay, so having said all that, let me go ahead and... Asa na ako? Ah, ito pala guys, sorry. So, quick ano lang muna, quick update. Everything na makikita ninyo on the reviews are... Ang style nito is on the swing trading side. Okay, with a time frame na about several days to a few weeks. If you are a short-term trader, day trader, chupitero, baka hindi ito para sa'yo. Okay? So, ayan. Ano pa ba? Ano pa yung ano ko? Ayan. So, ayan. So, preparing it up. Now, let me move on and see kung nasaan na. Wow, ang haba na pala niya, no? Sige. Okay. So, let's start with Harley. Pa. Kumusta na si Pa after niyang, ayun. Okay. Ayan, nice. Nag-rebound na rin finally si Pa, no? Range ko sa kanya is between 197 hanggang 321. And, ayun nga, sakto, no? Sakto yung pagbagsak niya nung, kailan ba to? Wednesday. At around 195 yata. And after that, nag-rebound na rin. Nakapag-rebound na rin siya. So, hopefully, ito na nga talaga yung bottom, yung part na to. Now, kapag ganito yung nakikita ko, as I've mentioned kanina, yung nagtanong doon sa bounce play, ito yon. Pag bumaba yung presyo hanggang dito, I don't buy dito. Sorry ha. When I say dito, hindi yung stock ha. Hindi ako bumibili sa part na to. Okay? Instead, I wait to see kung magbabounce, which is ito yon. So, nag-bounce na, di ba? And then, at that bounce, I wait for the pullback. Okay? Now, itong candle na to kanina, this can be a pullback. No? Why? Kasi, again, it's below dun sa bounce candle. No? Yung mga wicks, I still consider those as potential pullbacks. Okay? So, kapag ganito, dahil sa formation nung candle na to kanina, ang gagawin ko rito, I might go up to at least 25, siguro hanggang 25% muna starting position, no? Pero still, kaya 25% lang kasi I'm still waiting for that bigger red candle. Okay? Pag nakita na ako bigger red candle din, doon ako maglalagay pa ng additional 50%, for example. Okay, that red candle should still be above 197 ha, kasi kailangan ko siyang mag-hold above doon sa support ko na 'yon. 'Yon. Okay? So now kung halimbawa mayroon akong pa, I'll hold. I'll still set my cut loss at 197 or 2 pesos. Okay. Now kung wala akong hawak na pa, ayun. As I have mentioned, I'll wait for that pullback pa. Tingin pa ako, baka meron pang red candle itong kasunod eh. And then, pagka merong red candle, pwede, doon ako bibili. Diba? Sabi ko nga, I almost, hindi lagi ah, I almost always buy at the red, I sell at the green. Okay? So, ayan. Next, ASEN. For ASEN naman, ayun, nag-rebound na rin siya, no? From 680 na support. And ayun, although medyo nakadikit pa rin sa kanya itong MA50 line, I hope kaya niyang basagin ito. Okay, if I have ASEN, I'll hold. I'll set my cut loss at 680. Okay, and kung wala naman akong hawak na ASEN, I'll wait. Hintayin ko siya na baka may ibababa pa to, no? I'll wait for that for that red candle. And then, saka ako pwedeng kumasok. And then, of course, whenever I enter a position, I make sure that I have a cut loss point or cut loss price. No? Para at least, kahit pa paano, medyo meron naman akong safety net
kung sakaling hindi mag-materialize or hindi mag-agree sa akin yung market. Yan. Si unknown naman, sabi niya, for load, bullish divergence. Tingnan natin ha. Bullish divergence saan? RSI ba? Hindi kasi ako gumagamit ng RSI. Ayan. Okay, for load. Ayan, so same thing, no? Same nang nangyari kay PA, kay ASEN, nag-bounce na siya, no? So, nag-bounce. And then, ayan, bounce siya above the 120 support line na meron ako. And then, another confirmation candle here. Yun nga lang, as I have mentioned, ito, yung mga wicks na to sa baba, I consider that as a confirmation din, no, na nag-hold. So basically, this one confirmed na nag-hold pa rin siya above 120 pesos. Okay? So ayun. Now, kung wala naman akong hawak na load, mag-aabang ako. Sana ako mag-aabang. Baka meron pang ulit na, baka magkaroon pa ng red candle. No, baka meron pang red candle. So doon ako mag-aabang. Okay, next for Tranky, MM, tsaka ABA. MM, nakabawi na ba? Ayun. So, MM, nag-bounce na rin siya, no, from 450. Nice. Ayan. So, for MM, kung meron akong hawak na MM, kasi ang range ko is between 450 hanggang 580, no? Gano'ng kalaki itong range na to? About 30%. Okay. So, kung meron akong hawak na MM, I'll hold. Okay? And then, I'll set my cut loss at 5 pesos. Kung wala naman akong hawak na MM, I'll wait. No? Yung sa 450. 450 hanggang 475. Yun yung magiging buying area ko. Okay? Now, baka may magtanong. Okay, so dito makikita natin na nag-bounce, no? Itong nung Wednesday, itong si MM. So ito, nakita natin, nagkaroon na ng confirmation candle. Should I buy here? Dapat? My opinion, no. Why? Kasi, ito lang ha, on every setup, hindi lahat yan magiging ideal para sa'yo. An ideal setup for me kay MM is etong part na to, and then, ito na lang, para mas madali. Etong candle na to, etong ganitong candle. Although, I know, bilog siya. Pagpasensya niya yung drawing ko. Pero, ayan. And then, followed by another candle here. Then, eto sana yon. Dito ako papasok. No? Yun nga lang, hindi ako binigyan ng ganyan. Instead, binigyan ako ng malaking green candle. And unfortunately, kasi ganito. Whenever I try to enter a position, again, di ba, I wait for that bounce and then a pullback. On the pullback, I still measure. Doon sa papasukin kong presyo, do I have a good upside pa ba? So let's take for example, ito yung presyo niya kanina. Kung ang target ko is 580, I'll measure. This is just 11% potential upside. Is 11% good enough for me? Okay? If the answer to that is no, then kahit pasok siya sa setup, I won't trade that. I'll move on to the next one. No? Kasi sayang eh. Sayang yung upside. Maliit masyado yung upside for the risk na kailangan mong itake. Diba? So, ano yung ideal setup? Ano yung ideal upside ko? For me, it should be at least 15%. At least 15%. Okay? Pag below 15%, then yung stock na yon, I might ignore that. Kahit pasok siya sa setup ko. Okay? So again, quick tip, ha? Not all setup kailangan pasukin. Pipiliin niyo pa rin kung saan kayo poposisyon. Okay? That's the reason why also eto another quick tip. That's make sure you have a lot of watch list, but not too much. Okay? Maximum 10. And trust me, out of those 10, 5 to 6 lang yung mamomonitor ninyo. And from those 5 to 6 na mamomonitor ninyo, most likely, 1 to 3 lang ang maititrade ninyo. Okay? Now, I know mukhang maliit yon, pero trust me,
kapag ka nakaka-monitor kayo ng mga ganong klase ng stock or ng number ng ganong kadami, ganong kakonte na stocks, madali nyo siyang masusundan in after a month or two. Kasi kabisado nyo na yung galawan niya. Sa first month siguro yun, mangangapapa kayo dun eh, especially kung bagong watchlist nyo siya. Mangangapapa kayo kung saan siya madalas nagbabounce. No? So, ayun ah, yun yung mga quick tips ko. There are about 280 stocks sa PSEI. Okay, not every one of those you can monitor. That's why you have those, yung 10 watchlist. Again, from 10 watchlist, most likely 5 to 6 or 4 to 6 ang matitrade ninyo, 1 to 2. Ah, sorry. From those 10, 5 to 6, yun yung pasok sa setup, pero 1 to 3 lang ang pwede, ang matitrade ninyo. Okay? That's ano, based on my personal experience. Yeah. Asan na ako? MM, di ba? Next, ABA. For ABA naman, ito wala. Nahulog na siya dun sa 109 na support and hindi pa siya nakabalik. No? So, if I have ABA, I'll wait for opportunity to sell kay ABA. Ibig sabihin ng I'll wait for opportunity to sell, I'll wait for that green candle as I've mentioned. So, for example, this one. This could have been my sell signal. Kasi diba, nabasag. Technically, dapat pag dito, cut na ako dyan. Eh, hindi ko nagawa. So, I wait for that opportunity to sell. Tapos, nag-doji, tapos nag-red. Antay ako ng green candle, ito yon. So, dapat dito ako nagbenta. Tapos, followed siya ng another red candle. Okay? So, ayun. Ngayon, kung halimbawa wala naman akong hawak na ABA, then I'll wait. Either hintayin ko na bumalik siya sa 0.70, which is my next support, or hintayin ko siya na umangat above 109 or 110. Tapos, hintayin ko yung pullback, dun ako sa pullback bibili. Okay? So, ayan. Next. Anime Color, APL. For APL, ayun. So, same thing din, no? Nabasag yung 618 nung Wednesday, pero nakabalik din agad siya kahapon. And kanina, ito nga. Yan. This is a classic example of what I call a pullback candle. No? A candle na umangat doon sa support, pero at the same time, nag-hold yung support sa kanya. Ha? So this could have been my buy signal or buy area kanina. Tapos, magiging target ko sa kanya will be 29.29. Okay? So, ayun. Now, kung wala naman akong hawak na APL, I think it is still within the buying area, no? How do I identify if it's within buying area? I measure from the target price. Target price ko kasi is the resistance, eh, di ba? And then, hatakin ko siya. As I've mentioned, at least 15. Diba? So, ayan. Technically, pwede hanggang dito. Pero, I think because of the mahaba naman yung range niya, so why not? Ay. Dun sa makakapagbigay sa atin ng medyo mas maganda-ganda pang range. No? So, about, yan. Hanggang dito. So, 1992 hanggang 22. Hanggang 2220. That will be my buying area. And then, target ko will be 0.29. Okay? Next. Tapos na si ASEN. Okay, BSC naman tayo. Since tapos na si PA at saka si ASEN, no? For BSC, ayun, okay. Since nabasag na yung 1 peso, ito yon. Again, I look for opportunity to sell. It could have been this one. Okay? Ngayon, kung wala akong hawak na BSC, I'll wait. Again, sana ako maghihintay dun sa next support, 0.15. Or, hintayin ko siya, since mas malapit na siya dun sa 1 peso, hintayin ko siya doon sa 1 peso na lang. Again, I wait for that breakout, tapos bibili ako on the pullback. Okay, next. For Bossing, Apache, CLI, ayan.
Okay. Okay, ayun. Kaya sabi ko parang ang liit nun. So, ang range ko for CLI is from 455 hanggang 550. No? I know na nabasag na siya dito. However, medyo maganda pa rin yung formation niya kasi at the very least, meron siyang abang dito sa MA200 and MA50. Kung mapansin natin yung MA50, ang ganda ng support niya, yung ang ganda ng support niya doon. Oh. Di ba? Halos sumasakto. So, pagaganyan, that is an added conviction. Technical wise ha, that's an added conviction doon sa chart ng stock. Okay? So, if I have CLI, I'll hold. Okay? I'll hold. Pero, I'll watch out. On Monday, Tuesday, or Wednesday, titingnan ko kung anong gagawin niya sa 550. Mauuntog ba siya or kaya niyang i-break? Pag to nakita ko na mauntog siya dito, that could be my trigger for sell, no? And I'll be selling at least siguro kahit partial lang, no? Partial selling, take profit. Okay? Para kung halimbawa maliman ako at biglang umangat, then at least meron pa akong other half. Pero kung tama ako, at least nakapag-take profit na ako, then another cut session na naman yung matitira. Okay. For James, P-Gold tsaka MM na pandemic proof ko, no? MM tapos na eh. So, P-Gold. Nakabalik na ba si P-Gold? Hindi pa. No? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin. So, range ko for P-Gold is actually 29 hanggang 38.60. Okay? And the stock is already on a bearish pattern na talaga siya. Kung mapansin natin, even MA50 pa lang, oh, resistance na sa kanya. Diba? So, pag ganito, again, as I've mentioned before, I look for opportunity to sell. And then, kung wala akong hawak na P-Gold, I'll wait. Hintayin ko siya sa 2902. Next. PHRIDC. PHR, kumusta na siya? Ayun, okay. Yan. So, for PHR, no? Ito medyo, at least, ano na siya ngayon? Tawag ito? Mas interesting na siya right now. Why? Kasi at least kahit paano, nabibigyan na niya tayo ng full range, no? Although still, the stock is on a downtrend. Okay? But despite that, kung makikita natin, ang range ko is between 2 pesos hanggang 2.76. Okay? Now, kung may hawak akong PHR at this level, kung maganda yung average ko nasa baba, I'll hold, no? And then I'll set my cut loss sa 2.20. Pero kung wala akong hawak na PHR, hintayin ko pa to. Maghihintay ako at the 2 pesos hanggang 220 level. And then, dun sa level na yun, magiging target ko will be 275. Next, IDC. For IDC naman ito. Ang range ko is, medyo malaki yung range ko pala dito. Between 141 hanggang 317. Yun nga lang, almost double kasi yung range eh. So, pag ganun, maghahanap ako ng parang just at the middle na potential support. No? Kasi madalas meron yun eh. Okay? So, for this one, saan yung ano ko? Horizontal line. Ayan. It will be here sa 240. Hirap naman ito. Yan, finally. Okay. So, sa 240 ko siya ibabalance out. Okay. Now, for IDC, nakabalik na siya above this line sa 240 and at the same time, ito mas mabigat siya dahil nasa above MA200 na. Okay. Patikan yung, ayan. So, nasa MA200 line na siya. Kung meron akong hawak na IDC, I'll hold. Okay? I'll set my cut loss at 240. Pero kung wala akong hawak na IDC,
hintayin ko siya actually sa baba pa. 140 hanggang 180 level. Okay. Tapos target ko is 3 pesos, 320. Nung level na 'yon. Okay? Or might as well itong MA200 pwede rin, no? Kasi as I have mentioned, yung MA200 isa yan sa pinakamabigat na support or na moving average. And usually it can signify a support or a resistance. Next, green. So, for green naman, okay. So, kay green, maganda yung formation niya, no? It appears yun nga lang, ito, just a piece of a warning. I am seeing a potential cup and handle sa kanya. Yan. So, potential cup and handle. Yan. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Usually kasi sa mga stock pat, sa mga candlestick patterns, mahalaga na malaman natin yung itsura nila, yung pattern nila, and kung anong klaseng pattern sila. Okay? So, let me give you an example. Itong, ang isang head and shoulders pattern is actually a bearish pattern. Ibig sabihin ng bearish pattern, usually yung trend na yon sinusundan niya ng downtrend. So, from an upward, tama ba? From an up pattern, a head and shoulders pattern is usually a reversal. Okay? So, ngayon, how I would trade a potential head and shoulders pattern? Simple lang. Dahil I know that a head and shoulders pattern is meron siyang tinatawag na neck. Ah, sorry, neck tuloy. Ano man tawag? Ito yung neck, di ba? Ito yung nasa baba. Ano tawag dito? Yung first and third head. Weird. First and third head. Ayan. So, for example, kay green, ang alam ko, based on the head and shoulders pattern, ang ibig sabihin nito is on 4:45, this could be a TP out na. Okay? When it reaches 4:45, there's a good tendency kung itutuloy niya ang head and shoulders pattern for that stock to para mauntog dito sa 445 and bumaba. Hanggang saan siya bababa? Usually, yung height nito from the top of the head hanggang dun sa ano, hanggang dun sa neck area, ganun kalalim yung pwede niyang puntahan. So, let's say hanggang dito. So, potentially, ang measurement yan hanggang dito rin. Yan. Ayan. So, sumakto rin siya dun sa isa ko pang support, which is 290. Yan. So, potentially, yun yung magiging formation niya. No? Again, if ang pattern ay nakompleto or nagmaterialize, ika nga. Diba? Yan. Is it a sure ball kapag natuloy yung pattern na bababa na yung presyo ng green? No. Dahil sa lahat ng technical indicator, walang sure ball doon. Okay? But at least, the good thing is that based on the market psychology, usually ganun yung nangyayari. Nasusunod siya. Hindi lagi, but minsan natutuloy talaga siya. Okay? Ayan. Next, APL. Ay, tapos na sa APL, di ba? Yeah, tapos na si APL, MM, Davin. Silipin si Davin. Oh, okay. So, eto nga siya, no? Very interesting kasi sakto siya doon sa support ko, which is 308.
Ito yung, ito, this is also another classic example of yung tinutukoy kong bounds, di ba? So, from this point hanggang dito, sumakto lang siya doon sa support. Pero nabigyan siya ng green candle afterwards. So, itong green candle na to, this is now the bounce candle. Tapos yung kasunod nun, it is the confirmation. Confirmation and pullback at the same time. No? Kasi pullback siya dahil red candle. Confirmation siya kasi yung candle na to still nag-hold above 308. Okay? Now, pag ganito, saan ako again bibili? Sa pullback. So, ito dapat yung kanina. This could have been my pullback candle or my buy candle. Okay? And then kung nakabili ako kanina, I'll set my cut loss price at 308 or 310. Tapos target ko is 5 pesos. Okay? Now, kung wala akong hawak na Davin, anong gagawin ko? So, on Monday, mumonitor ko tong next candle sa kanya. No? Yun nga lang, medyo mamalasin lang tayo kung sakasakaling yung next candle eh lumaki. Kapag lumaki yan, again, ang hahanapin ko is, do I have a good upside pa ba? Saka kung measure from my target price up until dun sa closing niya, ilang percent? 6%. So, no na. Diba? Yan. What if, for example, nag-close ito ng... Ah, ito. Red candle, nag-close siya at 320. 320. Kumbaga dito siya nag-close, ha? Hindi dito sa taas. Dito siya nag-close. Then, much better. That is still a continuation nung pullback. So, again, this will be my buying area. Or this will be my buying signal. So, I'll buy here. Again, cut loss ko, nadodon pa rin, 310. Target ko, 5 pesos. Okay? So, ayan. Maraming mabilis pumindot actually. Yung mga medyo matatagal na, alam na nila yung ano eh, alam na nila yung sequence kasi. Kaya, alam mo yun, kayong mga matatagal, alam nyo na kung paano galawan para mauna yung mga stocks eh. Ayan. For Rosen, APL tapos na dito. O nga, no? For dito. Tingnan natin. Ayan. Okay. Kay dito naman, ito. Since nag-bounce na siya and na-confirm na din kanina. Tama. So, kanina, di ba? Teka lang. Ayan. So, anong gagawin ko dito? Kung meron akong hawak na dito, syempre, I'll hold. Kasi, kita ko na yung ano eh, nag-bounce na siya from here eh. Diba? So, I'll hold. And again, magsiset pa rin ako ng cut loss. I always have the cut loss. Hindi pwedeng mawala yung cut loss. Saan ko pwedeng ilagay yung cut loss? Kung dito ako nakabili, then I can afford up to 10 pesos na cut loss point. No? Kung hindi, adjust na lang. Pwede hanggang 1088 or 1090. Okay? So, siguro give or take. Sa akin kasi, ayun. The reason why my minimum is 15% is because I am allowing myself to have a cut loss of minus 5%. Yun yung cut loss ko kung hindi ko susundin yung support ko. Okay? Ayan. Ngayon, balikan ko. Anong gagawin ko dito? As I mentioned, I'll hold, set my cut loss at siguro mga 1090 level. Okay? Kung wala naman akong hawak na dito, then titingnan ko yung next candle, no? Again, ang target ko is a 1485. Magbibilang ako upside. Ah, okay. So ibig sabihin, yung closing kanina will still give me around 23% potential upside, no? If ma-reach niya itong target price ko na 1486. So, yung kanina is still good. With that, I would go with a buying area of 10 pesos hanggang 1140. Tapos target price ko is 1485. Okay? Ayan. Next, ASEN tapos na TBGI. At tapos na rin si TBGI, di ba? Tama ba? Silipin ko nga si TBGI.
parang hindi pa yata. Okay. Oh, sige. TBGI tayo. So, si TBGI naman, ito, galing naman siya sa double tap na pattern, which is parang kay Head and Shoulders is also a bearish pattern. Okay? Yun nga lang, nagkakaroon na ng consolidation dito sa part na to. Ngayon, because of that consolidation, there is now a new pattern, no, na nakikita ko kay TBGI. And instead of a double top, it could be a cup and handle. Okay? Now, the difference between the two is a double top na bearish pattern ito. Sa cup and handle, it is a bullish pattern. Okay? So, how does it look like? Ganito. Yan. So, this is your cup. And then, potentially, this is your handle. Okay? Now, how to trade that? Same thing. Kung paano natin ginawa yung dun sa Head and Shoulders kanina. No? We will be anticipating na matutuloy ang cup and handle. That means, potential target price, 0.6395. Okay? Now, yung sa cup and handle, again, it is a bullish pattern. Ibig sabihin, there's a good chance na pag na-reach niya tong resistance na to, magtuloy-tuloy. Ay, ang pangit. Ayan. Pwede siyang tumuloy. Kasi nga, bullish pattern ang cup and handle. Okay? Now, pag ganito yung nangyari, then that means nag-materialize ang cup and handle. Pero, what if for example, hindi siya nag-materialize nung dumating siya rito na untog? Then, ibig sabihin, hindi na tuloy. Hindi na siya nag-materialize. So, mukha lang siyang cup and handle pero hindi na siya cup and handle kasi hindi na natuloy. Parang ganun, di ba? Ayan. Okay? So, ayun. Now, for TBGI, kung may hawak ako, I'll hold. I'll set my cut loss at nasa 0.45 level. Kung wala akong hawak na TBGI, then I'll wait. No? Or, wait lang. Before I wait, let me try to again check my upside. Kaya pa ba based on the closing price kanina na 0.5? Kumusta itong part na to? About 20%. So this means okay pa rin siya sa akin. This could be, I can still have my buy area between 41.20 hanggang, ano to, hanggang 0.50. And pag sinunod ko yung part na yon, then that will give me about 20%, 21% potential profit. Okay? So, take note ha yung mga terminologies na ginagamit ko, potential. Hindi ibig sabihin no, na lagi siya mangyayari. But at least, looking at those patterns, ano na siya, mas maganda yung chances, no? Especially kapag yung sinabi ko kanina, kapag nag-materialize. Okay, next. Green at saka ani. Tapos si green, ani na lang. Okay. Ay, wait lang. That's my cut loss. Okay, cut loss ko nga tong level na to. Pero dito siya nag-ano eh, no? Dito siya nagko-consolidate. Nirerespeto niya yung cut loss level ko. Okay, so for ani, ang range ko is between 595 hanggang 875. Nag-close siya kanina at 7.39. So, if I have any, I'll hold. My cut loss is still at around 7 pesos. Target ko is 8.75. Kung wala akong hawak na any, I'll wait. Hintayin ko siya doon sa 5.95 hanggang 6 pesos. 5.95 or actually hanggang 6.20. I think okay pa rin siya. No? So, yung area na yon will be my buying area pag nag-bounce. Okay? And then target, 875. Next, MPI at saka AP. For MPI naman, wala. Ito, this is what I call yung kanina, no, na I look for opportunity to sell. So, like for example, kanina, this could be my sell signal. Okay? Now, kung wala akong hawak na MPI, I'll wait. Hintayin ko siya sa
actually 228 itong part na to, no? Pero I can wait up until 3 pesos. So bounce at 3 pesos. Tapos target ko is mga nasa around 417 to 420. AP. Okay. It's already 9:45, ha? So tatry kong bilisan. But I hope na gets ninyo yung concept. Kanina medyo binabagalan ko lang, guys, para at least para dun sa mga bago mag-gets nila kung paano yung thought process, kung paano ako maglagay ng trading plan ko, or kung paano ako mag-execute ng mga trades. Okay? Kasi the rest, once alam na ninyo kung paano yung thought process, you can apply it on any stock naman, eh. No? Samahan nyo lang ng practice, magagamay nyo yan. Okay? So, sige. Now, mas mabilis na ngayon. AP. For AP, range ko is between 23 hanggang 30 pesos. Okay? So, dahil 25 yung closing niya kanina, I'll hold. Okay? I'll hold, pero yung cut loss ko is nasa 24.30. Kung wala akong hawak na AP, I'll wait. I'll wait sa 23 hanggang 24 pesos. Tapos, target ko is 30. Okay? Next, BPI S&PH. For BPI, ayun. Medyo malapit na. 77.45 ang support ko up until 100. This is my resistance. So at 80 pesos, ang gagawin ko is kung may hawak akong BPI, I'll hold. I'll set my cut loss at 77.45. Kung wala naman akong hawak na BPI, then I think it is still within my buying area, no. From 88 pesos hanggang 80.20 is still good. Kasi at 80.20, that will give me approximately 23% upside. S&PH. For S&PH, ang range ko sa kanya is between 34.07 hanggang 42.65. Okay? The stock is still in a sideways move. So, if meron akong hawak na S&PH, I'll hold. Pero I'll still set my cut loss. Kung kaya ko yung 34 pesos, yeah, I'll go with that. Kung wala naman, then I'll have to wait, no? So, either I'll wait for the bounce from 34 hanggang 35. Load, tapos si Load, MPIAP, tapos na Davin, tapos na Mer, tsaka Del Monte. For Mer, ang range ko is between 251 hanggang 314. Nag 280 pala siya kanina. At 270 pala siya kanina. Nabasag na tong cut loss ko, so tanggalin ko na yan. Okay. So, if I have MER, I'll hold. No? Pero, I'll set my cut loss 271 sa 260. I'll set my cut loss sa 260. Tapos, kung wala naman akong hawak na MER, then I'll wait. No? Hintayin ko siya mag-bounce dito sa 250. Bounce here, target ko 314. Si Delm kasi, this is a low value stock. Yeah. For me, this is a low value stock si Del, no? I know na maganda yung galawan niya kanina. Pero still, this given the fact na it's a low value stock, for me, baka hindi mag-work yung aking ginagawa. Okay, so maybe some other people can give more definition para dito, no? But for me, since hindi ko pa siya nagagawa on low value stock, then I try to stay away. Okay. It's already 9:49, no? So ganito gagawin ko, I'll move all the way down kasi right now I'm still reading 9:09 PM na mga comments. Okay. So I'll go down. And dito ako kukuha ulit. Yan. Next. Ito, for example, kay Conrad SCC. For SCC, ito, ang range ko is between 11:30 hanggang 12:75. Okay? Now that nag-close na siya below 12:75, itong part na to, I look for opportunity to sell once again. Okay?
Ngayon, kung wala akong hawak na SEC, I'll wait. Hintayin ko siya mag-bounce dito sa 11:30 or bumalik sa 11:30, bounce doon. Or otherwise, I can just wait up here. 38 sa 1275. Okay. Next, AGI Meg. Ay, tapos nata si AGI, di ba? Hindi pa ba? Okay, so kung hindi pa, sige. Very quickly lang, ang range ko is 964 hanggang 1217. If I have AGI, I'll hold. I'll set my cut loss sa area ng 1030. Kung wala akong hawak na AGI, I'll wait sa 964. Bounce doon, doon ako papasok, and then target ko is 1275. Meg. Nabasag na rin kasi siya. Tingnan ko nga to sa FIBO. Baka mas tingin ko mas malinaw to sa FIBO ngayon eh. From the support here up to here. Yeah. Mas okay yung FIBO sa kanya. Tanggalin ko na itong mga to. Ayan. Okay. So, for Meg, ang range ko is 344 hanggang 38. Ang liit nga lang. Ilan to? Ang liit. Okay. Sige. If that's the case, magiging range ko sa kanya is between 345 hanggang 437. Idadamay ko na yung nasa resistance ko. Okay. So, if I have Meg, I'll hold. Kasi malapit na rin naman siya doon sa 344 eh. So, I'll hold, no? Pero again, ito na yung cut loss area ko, 344. Or 345, rounding it up to, ano, at least a hold number kahit pa, no? Kung wala akong hawak na Meg, I'll wait. Ay, actually, pwede pa siya. Kasi, if ang target ko naman is 437, then kanina, about 22%. So, okay pa rin siya doon sa, kung magpapasok siya doon sa buying area ko. Okay. Next, MM, tapos na, MA. So, okay. So, for Metro Alliance, ayun. Yun lang. Again, Metro Alliance is a low value stock. No, so nagplot lang ako dito dahil doon ko nakita yung mga consolidation part, no. But essentially I am not trading this one. Okay? But just to give you an insight siguro 145 hanggang 290. Yun yung ano, yun yung range ko for MA, no. Next is AGI tapos na. For Mike Daliso, ay may tamang paraan ba ng mag-interpret ng chart? I mean, kung halimbawa, cup and handle lang, yun lang ang tama. Mali yung iba, mukhang head and shoulders. Mike, no. Actually, the reason why there are patterns is, katulad nung sinabi mo kanina, cup and handle can be head and shoulders. And dun sa isang example ko kay Green, tama ba kay Green ba or kay Pa? A double top can also be a cup and handle. Okay? Now, paano ka pipili doon sa mga yon? Actually, you don't have to. Hindi mo kailangan pumili basta-basta. Ang gagawin mo lang doon is just plot all of those and then tingnan mo lang kung saan siya mas ano, saan siya mas appropriate or mas malapit. No? And then doon ka mag-execute ng trade mo. Okay? I know na medyo nakakalito pa yung mga part na yan, but ito lang, if you don't know which one, then choose one. And trade that one. Pag mali ka, o di ayun, review, bakit nagkamali? Mali ba yung pinili ko? Dapat ba double, dapat ba head and shoulder siya? Hindi dapat cup and handle na pinili ko. Okay? Again, all the technical indicators are subjective. Especially dun sa mga patterns. So, up to you kung alin yung pipiliin mo. Okay. The beauty of those patterns is that maraming tao kasi yung tumitingin din sa mga ganun, especially yung mga traders na marunong na with the chart patterns. Kapag ka medyo obvious na yung pattern na yon,
makikita mo sinusundan siya ng mga traders. And halos sabay-sabay na kayong nagtitipi. No? So, ayan. Ayan. Okay. Next is... sabi ni Marco dito, kay David, call ang magandang broker para agad ma-fill ang order. Unahan yan eh, wag lang mag-lag. Well, yeah. Oo. Ang ibig kasi sabihin ni Marco dito is that sa yung priority of matching, diba? So for example, nagsalang ako ng 1 peso, tapos merong seller na gusto rin magsalang ng 1 peso. Diba? Ngayon, sa sobrang dami ng mga shares or ng mga nagbibid, no? Kunwari, call ako, tapos merong dalawang 1 peso na isa si FMS, isa si call. So let's say for example, si seller 1 nauna siyang magbid ng 1 peso din, pero FMS siya. Tapos si seller 2, 1 peso din yung binid niya. So kumbaga, technically dapat ang priority doon ay si FMS. Diba? Kasi una siya. Una siya nagsalang based on time. Okay? However, dahil parehas lang naman yung presyo, ang mangyayari, broker to broker ang magiging priority. So, masisingit si call kahit pangalawa siyang nagbid. So, siya ang unang mag-execute. Pangalawa na lang si FMS. Yan. So, yun yung ibig sabihin ni Marco dito. Prioritization nung matches. Number one doon is, I think top is the broker. Yun muna. Pag walang magkaibang broker, then saka yung time. Time kung anong oras na isa lang yun. Up to a millisecond. Ganun yung bilangan doon. Okay? Next, for Jaded naman, BHI. Ayan. For BHI, ang range ko is, ay nabasag na siya, no? Ayan. I really thought na magmamaterialize itong ano. This is a... Ay, hindi. Intact pa rin pala siya. Kasi ang nakita ko dito is a flag pattern. Asan yung flag pattern? This one. Excuse me. Tapos, ayan. So, that is a flag pattern. Okay. Now, flag patterns are known to be continuous or continuation pattern. Ibig sabihin ng continuation pattern is iko-continue niya yung dati. Ano yung dati? Uptrend. So, iko-continue niya yung uptrend. Pag nag-materialize ito, then dapat I'm expecting na kung gaano kalalim itong part na to, yun din ito. Hanggang 0.13, no? Kung magmamaterialize. Okay? So, ayun. Now, how I will trade BHI right now at this time, I'll hold. Kung may hawak ako, I'll set my cut loss at 0.73. Kung wala naman akong hawak na BHI, I'll wait. No? I'll wait for that bounce dito sa 0.73. And besides, gano'ng kalaki itong ano na to? Ah, okay. So, this is good, no? Around almost 30%. Okay. So, pag ganon, yeah. I'll wait for that bounce, one candle. Hopefully, nasa 0.76 lang. 0.76 lang siya. And then, yun yung magiging buy area ko. Okay. Next. For Marianne, FNI. And for FNI naman, ayun. So, bounce din siya, no? From 232 hanggang 348, yun yung range ko sa kanya. Kung may hawak akong FNI, I'll hold. I'll set my cut loss at 232 or 230. Kung wala naman, I think it is still within my buying area, no? Between 230 hanggang 250, target ko 348. For Brian BUL, Vulcan. Yan. For Vulcan naman, ganito pa ako.
nahulog na siya dito, di ba? Sa 280. So, kapag ganon, as I have mentioned, I look for opportunity to sell. Aantay ako ng green candle and then doon ako magbibenta. Okay. Next, kung wala naman ako hawak na, na Vulcan, I'll wait. Hintayin ko siya sa 160. Okay? Or, kung hindi man 160, then hintayin ko siya sa 280. So, breakout, bibili ko sa pullback. Okay. Okay. So, sorry guys, it's already 10 p.m. So, ganito na lang gagawin ko. Mag-aano na lang ako, I'll answer a couple of questions dito. No? I'll start with Don Lucas. Sabi niya kasi, paano malalaman kung malaki pa ang market? Kung malaki ba ang market cap ng isang stock? Or may range po ba para makonsider malaki siya or maliit? Ah, okay. Hindi yung sinasabi ko kanina, if it's high volume or low volume, ang ibig kong sabihin doon is yung trading volume, ha? So for example, if you have Investa, ito yon value. Ibig sabihin kasi niyan, ito yung total value for the day, no? But I'm not just looking at the day, ha? I will consider yung average niya. So siguro give or take mga 10 to 20 days na average price. If it's still above 5 million, then okay yun sa akin. Pasok na siya sa akin. Pero if it's less than 5 million, then yun. I consider that as low volume, low value stock. So I try to stay away. Okay, hindi po siya sa market cap, ha? Yan. Sabi ni Mike, nag-improve na ba yung brokers ngayon like call? Di na naglalag. So far, hindi ko pa naman siya nakikita naglalag ulit. And to be honest, hindi ko pa siya nakikita naglalag. I know naglalag siya, pero at least in my experience, hindi ko siya napapansin. Why? Kasi hindi ako sumasabay sa peak, sa mga peak na oras. I almost always trade at end of day. So, medyo ano na ako doon. Okay na ako doon sa part na yun. And nakasalang na yun. Pagka gusto ko siyang i-cut or i-benta. Diba? For Benjamin, ano pong ibig sabihin ng cut loss? Sa cut loss kasi, it is a certain price wherein you wanted to sell. No, mag-sell ka na at a loss. Kasi there is a good dahil tingin mo or may kutob ka or kahit na ano pang reason mo na pwede pang bumaba yung presyo ng stock na yon. So instead na maabutan mo yung pagbaba pa nung stock na yon, then might as well cut it na by selling it. So that's what we call cut loss. Okay, ito lang, last question na lang po ako, ha. Sabi ni Me and Mai, paano pag yung cut loss mo is 5% and na-hit during the trading day? Tapos at the end of the trade, 25% na, naging plus 25%, magka-cut ka pa rin ba? Me and Mai, hindi. Kasi again, ang basis ko for cutting, for execution is end of day. So kahit gano'n pa kalalim yan, no, kahit gano'n pa kalalim yan, kung halimbawa kaya pang i-push ng mga buyers yung presyo pataas and lumampas pa siya doon sa support ko, then I'll hold. I will not execute it as a cut. So end of day, kung ano yung lalabas na end of day na price or ano yung magiging itsura ng end of day na candle, yun yung i-follow ko. Okay, so yun, I hope may natutunan kayo kahit paano dito sa munti nating sessions na to. As always, yung mga hindi umabot or yung mga hindi ko na-review, pasensya na. Doon naman sa mga hindi narinig yung mga review ng stock nila, pero most likely nadaanan na natin kanina. So don't worry, I'll post yung timestamp maya-maya. So give me about 2 hours. No? Or baka tomorrow na lang, pahinga na tayo. No? I'll make sure na by tomorrow morning, pagising ninyo, when you go back and review, nandoon na yung mga timestamp. Okay? Nasa YouTube channel. Ayan. So again guys, maraming salamat for tuning in. Good luck sa mga tradings and good night. Bye-bye!